news of the faithful ko pa rin. Gusto mo prayers of the faithful ka pa rin? No, I didn't practice ko yun. Pero hindi. So, ito, I was gonna call. Saan na ba tumitingin? Oo, oh, ay, saan titingin ng kagano? Kasi, hindi na. Awit at patuloy. Kasi, I did not go home. I went straight. Baka ma-traffic ako. Tama ba ito? Bakit? Daming. Yes. Ang daming Aaron City. Practice mo. Hindi ba?
Magandang hapon, mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa Banal na Eukaristiya dito sa Parokya ni San Francisco ng Assisi, Mandaluyong City. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Fidelis ng Sigmaringen, Kapuchinong Martir. Ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Ronald Alan Samson, OFM Kapuchin. Magsitayo po tayo at sabay-sabay nating awitin ang pambungad na awit. Sa pag ng Panginoon, ang bayan ay nagtitipon upang pagsaluan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa Satanas. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Sa pag ng Panginoon, kung bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluan ng kaligtasan, handog ng Diyos Satanas. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Magandang gabi, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Fidelis ng Sigmaringen, isang Kapuchinong martir. Pinanganak po si San Fidelis sa Germany, Sigmaringen, ng taong 1578. Pumasok siya sa kapatirang Kapuchino na kung saan isinabuhay niya isang buhay ng panalangin at pagtitika. Kilala siya bilang tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Kaya nga noong Propaganda Fide, isa siya sa naatasan na magpahayag ng salita ng Diyos. At doon sa kanyang pagpapahayag sa Siwis ay natamo niya ang korona ng pagiging isang martir noon 1622. Siya ay naging biyato noong 729 at na-canonize bilang isang santo noong 1746 ni Pope Benedict XIV. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpunyi ka namin, pinasasalamatan ka
namin dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Yesu Kristo, buktong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong igawad kay San Fidelis ng Sigmaringen ang putong ng tagumpay bilang martir sa ikadadakila ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mong sa pagtalunto namin sa kanyang tinahap bilang pagtulad sa pagpapakasakit ng iyong anak, kami maging dapat sumapit sa ligayang walang wakas sa pamamagitan din ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ibang kasapi ng sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito, "Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos." Sa gayoy na udyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo'y gigibain nitong Jesus na taga Nazareth na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Kahit ako ay usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Magsitayo po tayo. Sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay.
Sumayin niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nananatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga lagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kainainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Kapayapaan at lahat ng kabutihan, mga kapatid. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Katulad po ng aking nabanggit kanina ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Fidelis ng Sigmaringen. Si San Fidelis ng Sigmaringen ay isang cappuccino. Kaya binibigyan po namin ito ng mataas na pagdiriwang bilang isang kapistahan. Dahil siya yung kauna-unahan na martir ng Sacred Congregation ng Propagation of Faith o Propaganda Pide sa Switzerland noong 17th century. Ang kanyang ipinahayag ay ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos at pagpapahayag ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay natamo niya ang korona ng pagiging isang martir. Naiaalay niya ang buhay niya para sa pananampalataya at para sa ating Panginoong Jesucristo. Isang halimbawa, kung paano natin maipapahayag sa ating mga buhay na tunay tayong nananalig sa ating Panginoong Jesucristo, ang sinugo ng Diyos Ama. Ang paglalaan at pagbibigay natin ng ating buhay sa pagpapahayag ng ating pananampalataya, lalong-lalo na sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya at pagpapahayag ng kanyang mabuting balita na makikita sa ating salita at sa ating gawa. He lived by the very life, by his very life as an example of how we can give our life to the faith and how we can manifest our faith to the fullest. By giving our life to God, like our Lord Jesus Christ, who gave up His life on the cross for the love of God and love for humanity. Kaya nga, yung mga tao na naghahanap sa ating Panginoong Kristo,
Sila ay humanap sa ating Panginoon sa Kristo, no? Nangyari po tong itong ebanghelyo pagkatapos pakainin ng ating Panginoon sa Kristo yung 5,000 tao. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, hinahanap niyo ako dahil kayo ay nakakain at kayo ay nabusog, no? Kaya nga sabi niya, gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang ating Panginoon Jesucristo, sa pangangaral niya doon sa mga humahanap sa Kanya, no, ay tinuturuan niya sila at tinuturuan din tayo ngayon na hangarin ang tinapay na nagbibigay buhay sa pamamagitan ng ating pananalig at pananampalataya sa Kanya bilang tinapay ng buhay. Nang ating pananampalataya at pananalig sa ating Panginoong Jesucristo bilang tinapay na nagbibigay buhay, no, ay ito yung ating pagsusumikapang lumago sa ating mga buhay at pagyamanin ang pagsasabuhay ng ating buhay Kristiyano, lalong-lalo na sa pamamagitan ng banal na Eukaristiya. Tunay nga naman na kailangan din natin ng pagkain ng ating katawan. Pero mas kinakailangan natin na mapuno at mabigyang buhay ang ating buhay espiritual. Ang ating buhay espiritual na binibigyang buhay mismo ng ating Panginoon Jesucristo sa ating pagtanggap sa Kanyang katawan at dugo sa banal na Eukaristiya. Upang ating hangarin, no, ang mga bagay na ayon sa kaharian ng Diyos. At hindi lang tayo matuon ang ating paningin sa mga material na bagay ng lupa. Na ang ating buhay espiritual ay pag-ugatan ng pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Na yung ating tinatanggap na katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo, ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay, ay maranasan naman at maipamalas natin sa pamamagitan ng ating ginagawa, sa ating pakikitungo sa ating kapwa, at lalong-lalo na sa ating buhay Kristiyano, sa ating ugali, kung paano tayo magsalita, at kung paano tayo mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga ating Panginoon Jesucristo sa ating pagbasa, ay pinapaalalahanan tayo na huwag lang natin hangarin yung Kanyang pagpapala, kundi hangarin natin ang Diyos ng pagpapala. Ang Diyos na pinagmumulan ng pagpapala at biyaya sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristong muling nabuhay. Siya na bukal ng pagpapala, lalong-lalo na ng biyaya ng kaligtasan na magbabago at patuloy na nagpapanibago ng ating buhay bilang mga Kristiyano at bilang mga anak ng Diyos. Upang katulad ng mga martir na nag-alay ng buhay para sa pananampalataya, maialay din natin ang ating buhay sa ating pananampalataya kay Kristong muling nabuhay, na maisabuhay ang Kanyang turo sa pang-araw-araw nating pamumuhay, lalo na sa ugnayan natin sa Diyos at sa ugnayan natin sa ating kapwa-tao. Amen. Magsitayo po tayo. Mga kapatid, ang Diyos Ama lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at ng espiritu. Kahit ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan, ang ating itutugon, panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ang simbahan, naway pukawin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Atin nawang maunawaan na ang mga kinasasabikan ng ating puso ay hindi matutugunan sa pamamagitan ng paghahanap
ng makamundong tagumpay o kaginhawaang dulot ng mga material na bagay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang daan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at paglingap mula sa mga nangangalaga sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway makaisa ni Kristo sa bagong buhay na hatid ng muling pagkabuhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Tahimik natin ipanalangin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay. Patnubayan mo ang aming mga hakbang patungo sa daan ng katarungan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita ang martir na si San Fidelis ng Sigmaringen. Tanggapin mo ang pinagdiriwang na paghahain ng tipan at dangal sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagtanaw ng utang na loob namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Fidelis ng Sigmaringen ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanap, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon at inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manahagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa inati inialan buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong wala. Kapos
Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, linasbasan, hinati, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naapi at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, hinati, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong wala. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagdiwang sa pagunitang ginampanan at sa tinanggap na pakikinabang ay humihiling ng iyong pagkalooban ng pakikiisa sa mga martir na banal sa pagsasalo, sa pagkabuhay at tagumpay ng iyong anak na ipinahahayag sa piging na ito bilang namatay at nabuhay na Mesiyas at tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinong makapag-ihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sinong makapag-ihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Sinong makapag-ihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Pag-ihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos.